Queen, ang inyong Lady Butcher. Ka-Butcher, kung ikaw ay bago sa aking channel, baka naman pwede pakiclick ang like and subscribe. And pakiclick na rin ang notification bell para ikaw ay ma-notify ko ako man ay may bagong video. Ka-Butcher, kung ang tanong mo, paano ako magtatagal bilang butcher or bilang butcher sa pinili kong posisyon? Yan po ang topic natin in this video. Ka-Butcher, nung time na ako ay nakapag-work bilang isang lady butcher sa isang meat shop, na-realize ko na mahirap pala ang pinili kong trabaho. Kailangan number one is matyaga ka. Matyaga ka dahil hindi biro ang pinili mo. Medyo mabigat na trabaho yan. Kailangan syempre ang mahabang pasensya. Lalo na yung mga slaughtering house na butcher, syempre gigising ka ng maaga. Ayan, kailangan matiisin ka talaga sa hirap. Gigising ka ng maaga dahil more on gabi ang kanilang duty. Syempre nagbubuhat ka ng mabibigat. Yan, nakakapagod. Lalo na this season na parating, December, magki-Christmas, mag-New Year, sobrang maraming customer ang darating sa ating meat shop or sa mga nagtatrabaho sa hypermarket, maraming darating dyan for sure. Mga nagtatrabaho sa supermarket at mga nasa planta, syempre, maraming order. Ayan, kailangan matyaga. Kung hindi ka matyaga, hindi ka tatagal sa pagiging butcher. Kailangan yung passion mo bilang butcher is nandoon. Wala namang nagtatagumpay na hindi dumadaan sa pagsubok, hindi dumadaan sa hirap. Naalala ko yung sabi ng aking store manager before, masarap daw namnamin ang tagumpay kung ito ay iyong pinaghirapan. Which is totoo naman talaga. Ako, no ako ay nagtatrabaho pa sa meat shop, no ako ay nandiyan sa Pilipinas, at na ako ay nag-work pa sa isang supermarket dyan sa Pilipinas, sobrang nakakapagod. Dahil bukod sa pag-assist ng customer, bukod sa pag-marinate ng product, bukod sa pag-aayos ng display, ikaw rin ay naglilinis, di ba, ng iyong area. Gumagawa ng paperwork, sobrang nakaka-stress, nakakapagod. Pero kung gusto mo yung iyong ginagawa at mahal mo ang iyong trabaho, mai-enjoy mo yan at the same time, kahit napapagod ka. Kaya before mo balakin na butcher talaga ang gusto mong maging posisyon, pag-isipan mo muna mabuti kung matyaga ka ba, matiisin ka ba talaga sa pagod at sa hirap, hindi ka ba maindahin? Ayan. Nung ako ay nandyan pa sa meat shop at nandyan sa hypermarket, isa rin sa ginagawa namin, ayan, naglilinis kami ng area. Pero kung ikaw naman ay mapunta dito sa ibang bansa, ang trabaho mo is, kung ikaw ay butcher, butcher ka lang talaga. May naka-assign naman na cleaner dun sa inyong area. Basta importante, linisin mo lang yung table, yung iyong pinagawaan. Iba na yung maglilinis ng floor. Ayan. Na yung machine, yan. Yan lang lilinisin mo. May naka-assign ng cleaner sa inyong section. Gaya ng sinabi ko, kailangan ikaw ay matyaga, matiisin. Nung ako ay nag-apply papunta dito sa Abu Dhabi, hindi rin biro ang aking pinagdaanan. Dadanas ka muna ng gutom. Bakit? Kailangan mong dumating sa agency na iyong apayan ng maaga. Bakit? Sa sobrang dami ng tao. Ayan. Hindi mo akalain or hindi mo iisipin or maswerte ka na kung ikaw man ay matanggap sa dami ng tao na nag-a-apply doon. Kasabihan nga tayo, ka-butcher, ang umaayaw ay hindi nagwawagi, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ka-butcher, okay lang mapagod, pero hindi susuko. Minsan, syempre, hindi naman may iwasan na nakakaramdam tayo ng pagod. Minsan, nakakasawa din, syempre. Iba ang dahilan, hindi ako papasok kasi masakit ang ulo ko. Ka-butcher, mas masakit kapag wala kang ulo.
sabi para kung lalagnatin. Papasok. Aba, kung ikaw ay parang lalagnatin or parang magkakasakit, punta ka na sa pinakamalapit na parang doktor para ikaw ay maresetahan ng parang gamot na mapipili sa parang butika. At kapag ito ay nainom mo, parang gagawin ka na rin. Kung talagang ikaw ay gusto mong maging butcher, dapat yung eagerness mo is nandoon. Ang iyong puso ay nag-aalab sa iyong trabaho, kailangan laging excited. Ayan. Kahit nakakapagod, yung passion is nandoon. Kahit napapagod, kahit minsan, may mga customer din, hindi talaga may iwasan na nakakainis. Habaan pa rin ang pasensya. Kami sa kapwa natin ka-butcher na nakarating ng malalaking bansa, nakarating ng New Zealand, nakarating ng Australia, nakarating ng Canada. Nag-struggle lahat yan. Wala namang madaling bagay. Kahit nga yung maging tambay ka is mahirap. At least tayo mga ka-butcher ngayon sa panahon ngayon ng pandemic, kahit may COVID-19, continuous ang ating work. Hindi tayo nawala ng work. Ang nakakalungkot nga, number one na naapektado dito ng pandemic is ang mga nagtatrabaho sa hotel at restaurant. Tayo is continuous ang work, mahalin natin ang iyong trabaho. Dahil kapag ito ay minahal natin, in return, mamahalin ka rin ng iyong trabaho. Yan po ang secret para maging tumagal ka sa iyong piniling posisyon. At muli ako ang inyong lingkod na si Rakel Tubig at palaging nagsasabi, always stay positive at matutong magtiwala sa sarili. Thank you for watching! Until next video!